Good day everyone, this is Joanne Tusing, your sales consultant. Welcome back to my channel. Pasensya na po at ngayon ko lang po nagawa itong ating full review dito sa 2024 na Ford Ranger Raptor dahil naging busy rin po ako sa mga iba pang product. At dahil alam ko po na gustong-gusto niyo nang malaman kung ano ang lahat ng features na mayroon itong ating Ford Ranger Raptor, kaya naman tara, samahan niyo po ako at umpisahan na natin. Ito ang 2024 Ford Ranger Raptor 2.0 liter bi-turbo 4x4 10-speed automatic transmission. Napakaangas, super maskulado at nakakaagaw pansin talaga ang next generation na Ford Ranger Raptor na ito. Mas lalo ka mapapatingala dito dahil mas tumaas ito ng 49mm. Bukod pa dyan ay mas pinalaki ng 50mm ang wheelbase nito. Kaya naman sa mga nakaranas na ng magandang ride ng ating Ford Ranger Raptor ay asahan nyo po na mas lalo pang naging better ang ride quality nito ngayon. Ang next gen Ford Ranger Raptor ay mayroon pong 5 color options. At ito ay ang una, Arctic White. Next ay Absolute Black. Andyan din ang Blue Lightning. Concord Gray na exclusive lang po sa Raptor. At ang Code Orange na exclusive lang din po sa Raptor at may additional charge na 15,000 pesos. Kung ito po ang color na pipiliin natin. Ang next gen Ford Ranger Raptor ay equipped po ng Ford Pass, kaya naman mas naging high tech ito. Dahil dito ay pwedeng-pwede na po nating i-lock or i-unlock ang mga pinto nito kahit nasaan man tayong lugar. Pwede rin natin itong start at stop ang engine kahit saan mang dako ng mundo tayo naroon. Madali rin po natin makikita ang Raptor natin kahit nasaan mang lugar ito. Isa pa po sa nakakatuwa sa feature na to ay madali rin po natin ma-check yung tire pressure, yung fuel level at ang odometer po kahit wala tayo sa Raptor. Bukod pa dyan ay makakatulong rin po ito upang makatipid tayo sa maintenance dahil malalaman rin po natin dito yung health ng engine oil. Kaya naman saka lang po natin mapapaschedule ang pagpapalit ng engine oil kung kailan na po ito dapat palitan. Ang lahat ng ito ay conveniently nating magagawa gamit lamang ang cellphone natin with Ford Pass app. O diba, very convenient? Tara at pag-usapan naman po natin ang mukha ng next gen Ford Ranger Raptor. Binago na po ang design ng hood nito at nilagyan pa ito ng hood vents, kaya naman mas naging astig ang datingan nito. Unique at attractive naman tignan ang matrix LED light nito na mayroon pang adaptive front lighting system and glare-free auto headlights. At dahil equipped po ito ng auto high beam, kaya naman automatic po ito na mag-high beam once na detect nito na mahina ang ilaw. At pag tinignan nyo po ng malapitan ng gitna nito ay mayroon po itong naka-embossed na performance LED. Astig, di ba? Isa pa sa nagpalupit dito ay ang C-clamp LED daytime running lamps nito. Dahil humalin tulad ito sa F-150 kung titignan ito. Sa ibaba naman ay mayroon tayong LED front fog lamps. Nakakadagdag liwanag naman po ito kung sakaling bumabagyo, malakas ang ulan, or nasa foggy area po tayo, or kung mapadpad man po tayo sa walang ilaw at madilim na lugar. Kakaiba at maskulado naman tignan ang bagong design ng front grille at mas pinalaki na Ford accent sa gitna. Sa taas nito ay makikita naman ang front camera na part po ng 360 camera. Speaking of 360 view camera ay malaki po ang maitutulong nito sa atin upang mas madali at safe po natin maipark ang Raptor kahit sa masisikip na parking space. Dagdag safety features rin itong 6i front parking sensor, kaya naman ma-alerto tayo nito sa mga objects na hindi natin nakikita or hindi natin napapansin. Ang next gen Raptor ay equipped ng autonomous emergency braking with pedestrian detection, kaya naman automatic na magsisimula ang pagpreno once na detect nito na may potential collision o kaya naman po may patawid na tao. Bukod pa dyan ay equipped rin po ito ng pre-collision assist, dynamic brake support, distance alert, forward collision warning system, post-impact braking, lane departure warning and lane keeping aid, and mayroon din po itong driver alert system and reverse brake assist. Dahil
ayon sa mga advanced driver assist technology na ito, ay makasisigurado po tayo na mas safe and secure ang pagdadrive po natin ng Raptor na ito. Makikita rin na mayroon itong underbody protection. Ang plate na ito ay gawa sa 2.3mm na kapal ng high strength na bakal, na sinamahan ng engine undershield at transfer case shield. Ginawa ito upang maprotektahan ang mga pangunahing bahagi tulad ng radiator, steering system, front cross member, engine sump, at front differential. Makakatulong naman sa pag-recover ang dalawang tow hooks na to kung sakali namang matrap o ma-stuck ang Raptor natin. At ang maganda dito ay may kasama na po itong cover. Tara at i-check naman po natin ang under the hood. Ang next-gen Raptor dito sa Pilipinas ay may engine type na 2.0L by turbo diesel. Ang displacement nito ay 1,996cc. Mayroon itong maximum power na 210 PS at 3,750 RPM. At ang maximum torque nito ay 500 Nm at 1,750 to 2,000 RPM. Kaya naman impressive ang power, torque, and fuel savings. Pagdating naman sa transmission, ito ay naka 10-speed automatic. Kaya naman nagbibigay ng better acceleration, mas accurate, and mas mabilis na pagpapalit ng gear. Kaya nakakatulong rin po ito upang makatipid sa fuel consumption. Pagdating naman po sa front suspension, ito ay naka double wishbone with coil spring Fox 2.5-inch shock. Ang rear suspension naman po nito ay naka coil spring Fox 2.5-inch shock with Watts link. Speaking of 2.5-inch Fox shocks, ay equipped po ito ng position sensitive damping technology na nagbibigay ng mas mataas na pwersa ng damping sa buong pag-jounce at rebound upang paganahin ng mas mahusay na mga kakayahan sa off-road. Ang Raptor ay equipped ng 17-inch alloy wheels at ang tires nito ay LT28570R17. Naka BF Goodrich KO2 all-terrain tires na po ito. Para naman sa additional safety, ang Raptor ay equipped na rin po ng tire pressure monitoring system. Minomonitor nito ang air pressure sa loob ng pneumatic tires at makikita ang individual tire pressure sa touchscreen. Pagdating naman sa spare tire, ito ay naka-alloy wheels rin po. At dahil malaki nga po ang gulong ng Raptor, kaya mayroon pa rin po itong fender flares, nang sa ganon ay maiwasang magka-damage ang body ng Raptor. Plus, mayroon din itong mudguards para naman less putik sa katawan nito. Napakaangas ng bagong design ng side step at bukod pa dyan ay sobrang tibay nito dahil ito ay gawa po sa black powder coated die-cast aluminum. Madali naman po natin malalaman na Raptor ito dahil mayroon po itong malaking Raptor accent dito sa gilid. At tulad ng dati ay mayroon pa rin po itong fender garnish. Ang next gen Raptor ay pwede pa rin po natin isugod sa baha dahil equipped pa rin po ito ng 850mm water wading depth. Safe pa rin naman po ang ilalim ni Raptor kahit idaan po natin ito off-road dahil mayroon pa rin po itong 272mm na ground clearance. Pagdating naman sa side mirrors, ito ay equipped po ng power folding, power adjustable, side turn indicators, at mayroon din po itong paddle lamps. Makikita rin na mayroon po itong camera na part po ng 360 view camera. Yan ay upang makita po natin yung dito banda sa may gilid. Equipped na rin po ng blind spot information system with cross traffic alert and braking. Kaya naman po magbiblink po yung bilog na ito na ang ibig sabihin ay binabalaan po tayo na may posibleng papasok po sa gilid natin. Makikita naman po ang radar ng blind spot dito sa gitna ng taillights. Sigurado namang makikita anuman ang isignal natin dito sa ating LED tail lamps dahil sa angking angas at unique na design nito. Sa pag-open po nito ay kailangan po naka-unlock yung mga door natin and then press po natin ito. Pagka-open ay makikita po natin na mayroon po itong diesel accent upang ipaalala po sa fuel pump attendant na diesel po yung dapat niyang ilagay. To close ay isara lang po natin ito, then i-press ulit. At pag nilock po natin yung door ay sigurado pong maglalock na rin ito. Safe naman po akyata ng rear bumper ng Raptor dahil mayroon po itong anti-slip rubber. At kahit mayroon po itong 360 view camera, ay nilagyan pa rin po ito ng rear parking sensor. Yan ay upang ma-alerto tayo sa mga objects na posibleng hindi natin mapansin. Nasa ibaba naman ng Ford emblem ang rear camera na part po ng 360 view camera. Mas madali naman makita ng tao or ng kasunod na sasakyan ang Raptor natin dahil sa registration plate lamp na ito.
Sa lower part naman po ng tailgate, makikita yung naka-engrave at naka-spelled out na malaking Ranger. Then sa upper right naman ng tailgate, makikita itong napaka-astig na Raptor emblem. Magaan pa rin po buksan ang tailgate dahil equipped pa rin po ito ng tailgate lift assist. At ang kinaganda pa po dito sa tailgate ng Raptor, ito ay equipped na rin po ng work surface na magagamit naman po natin sa mga job site. Bago na rin po ang design ng bed liner at mayroon na rin po itong functional divider. Bukod pa po dyan ay mayroon na rin po itong 6 na inner tie downs. Ay grabe, ibig sabihin mas marami na po tayong matatalian dito ng mga gamit natin. Isa pa po sa gustong gusto ko dito ay mayroon na po itong 12 volt and 230 volt sockets. Kaya naman may mga masasaksakan po tayo ng ating power tools at appliances kung sakaling mag-outing or may tatrabahuin po tayo sa labas. Nga po pala, sa 230 volts ay pwede po hanggang 400 watts. Ang door handle ng Raptor ay naka-body color at ito ay equipped ng intelligent access, kaya naman mabubuksan po natin ang pinto kahit nasa bulsa lang or nasa bag natin yung susi. Tara at i-check naman po natin ang interior. Sa door panel ng driver's side, ito ay may speaker na bottle holder and cup holders. May elegant tignan na door handle. Napaka-komportableng armrest. And of course, ang mga buttons. Ito po para sa fold and unfold ng side mirrors. Ito po para sa windows lock ng second row para sa safety ng bata. Ito naman para sa power adjust ng side mirrors. At ito para sa power windows. Pagpasok pa lang ay kitang-kita na po itong scuff plates with Ford performance accent. Pag-usapan naman po natin ang seats ng Raptor. Ay grabe, napakaganda naman ang combination ng leather at synthetic leather with unique Raptor styling pa ha. At dahil may code orange accent pa ito, kaya naman grabe, mas naging attractive ang datingan. Isa pa sa nagustuhan ko dito at siguradong magugustuhan rin ng uupo sa passenger seat. Dahil ang front seats ay pareho na pong naka 10-way power adjust. Ito naman po ang door panel ng passenger side. Mayroon din po ditong speaker, cup holder, and bottle holder. Of course, mayroon din po itong unique na indoor handle at saka komportableng armrest. One switch para naman po sa sarili niyang power window. At syempre tulad po sa driver side ay mayroon din po ditong power door lock. Sporty look naman ang dating ng bagong design ng aircon vents at naging mas attractive siyang tignan dahil sa code orange accent nito. Ito pa ang siguradong magugustuhan nyo. Grabe, mayroon tayo ditong secret na lagayan. O diba guys, may dagdag lagayan tayo? But wait, mayroon pa pong compartment dito sa ibaba niyan. Ay grabe, kung titignan mo, napakasimple lang nung idinagdag. Pero para sa akin po, gustong gusto ko to kasi para sa akin, very useful po ito. Lalo na sa mga mahilig mag-cellphone dyan. Idagdag pa natin itong cup holder na nasa dashboard. Nasa harapan natin, sobrang dali pong kuhain yung ating kape dito or drinks na ilalagay natin dito. Tara i-check naman po natin itong glove box. O diba, medyo malalim rin, so marami rin po tayong mailalagay rito. Pag-usapan naman po natin yung switch ng mga ilaw. Ito para sa pag-on ng headlamp. Ito naman sa auto headlamp. Ito po yung park light. Then ito po yung pag-off. Pagdating naman po sa cluster brightness ay dito po natin i-adjust. Ang steering column ng Raptor ay naka-tilt and telescopic, kaya naman ma-adjust po natin ito sa gusto nating height at distance nito sa atin. Ang steering wheel na ito ay naka-leather wrap na with code orange stitching and thumb swells. Plus, mayroon pa itong Raptor accent. Bukod naman sa magaan at less effort i-drive, ang steering wheel ng Raptor ay equipped rin ito ng evasive steering assist. Dahil dito, mas makakaiwas po tayo sa mga posibleng collision. Nakakatulong naman ang red centering strip na ito dahil madali nating malalaman ang tire direction when drifting and cornering. Ang instrument cluster naman ng Raptor ay may sukat na 12.4 inch, kaya naman madali nating makikita anuman ang ilabas nito na warning at mga important vehicle operation information na pwede natin tignan dito. Tara at pag-usapan naman po natin ang mga buttons dito sa steering wheel. Ito po ang button para sa adaptive cruise control, speed limit, increase and decrease for kilometers per hour, adaptive cancellation, adaptive cruise control gap setting, lane centering, ito naman po ang volume, at ito po ang voice command.
Dito naman po sa right side natin, ay dito naman po ang instrument cluster buttons at ito naman po ang ating hands-free phone. Kung sakali naman po nagagamitin natin ang manual mode at magpa-plus minus po tayo ng gear, ay hindi na po natin kailangan alisin pa ang mga kamay natin sa steering wheel dahil equipped po ito ng paddle shifter. Ito naman po ang stock natin para sa signal lights. Dito naman po sa kabila ang para sa mga wipers. Tara at i-check naman po natin ang center console. Simulan po natin dito sa center console armrest. Ayan, mayroon ding maliit na lagayan. Pwede po natin ito ilipat-lipat. Ayan o. Malawak at malalim pa rin po ang storage dito sa loob. At mayroon pa rin po itong 12-volt socket. So pwede rin po tayo dito magsaksak. Pinalaki naman, naging modern at sporty look ang new design ng drive mode setting. At kung gusto naman po natin gamitin yung terrain management system ay ito lang po yung pipindutin natin na button. Ito naman po para sa ating active park assist at ito po para sa traction control. Mas madali naman ang kumilos at napaka-convenient gamitin ng parking brake na ito dahil naka-electric na po ito. Unique and sporty look naman tignan ng bagong design ng gear shifter ng Raptor. So ito po yung tinatawag na e-shifter. Grabe, napaka-cute tignan, di ba? Ito naman po yung unlock gear shifter button na ipipress po natin kung sakaling ililipat na po natin ng parking, reverse, neutral at drive. Sa tabi nito ay mayroon din po tayong dalawang cup holders. Pero dahil mayroon din tayong cup holders sa magkabilang side ay pwede rin natin itong lagyan ng ating mga cellphone, shades at susi. Bukod pa dyan ay mayroon din po tayo dito lagayan ng french fries ha. Pero bukod pa dyan ay pwede rin natin itong lagyan ng wallet natin, ng mga cards, susi at kahit cellphone po. Napakadali naman ng mag-charge para sa atin dahil equipped na po ito ng wireless charger. Kaya naman ilalagay lang po natin yung cellphone natin dito at mag-charge na ito. Then kung sakali namang sabay na mag-charge kayo ay pwede pong mag-charge ang isa dito gamit ang Type A or Type C na USB port. And syempre tulad ng dati ay pwedeng-pwede pa rin po natin gawin ang magkaibang aircon temperature dahil equipped pa rin po ito ng dual zone electronic automatic temperature control. Pagdating naman po sa entertainment system ay grabe, sobrang ganda naman itong 12-inch colored portrait touchscreen central display. Very convenient gamitin at napakadaling makita yung mga information sa laki nito. Equipped rin po ito ng Sync 4A with voice activated wireless Apple CarPlay and Android Auto compatibility. Bukod pa po dyan ay maganda at malinaw po ang tunog ng 6 na speakers nitong Raptor. Hindi rin po tayo mahihirapan na umakyat dito sa loob ng Raptor dahil bukod po sa stepboard ay mayroon din po tayo ditong handlebar. At ang isa po sa malupit dito ay pwedeng-pwede po natin i-on and off ang passenger airbag dito sa harap na magagawa po natin sa portrait touchscreen. Salamat naman sa windscreen mounted USB port na ito dahil kung sakaling maglagay po tayo ng dashcam ay magiging malinis pa rin tignan dito dahil wala na pong nakalaylay na electrical wire. Maliwanag at modern tignan naman ang bagong map lights nito. At tulad ng dati ay malaki at malawak pa rin ang lagayan ng ating eyewear. Kaya naman kasya dito any size ng eyewear. Kung dati ay FX4 Max lang ang mayroong auxiliary switches, ngayon kahit ang next gen Raptor ay mayroon na rin. Ayos na ayos talaga dahil dito ay pwedeng-pwede tayo magpa-install ng camping light. Pagdating naman dito sa sun visor ng driver side ay mayroon na itong mirror with cover. Sa passenger side naman ay mayroon ding mirror with cover. Tara at i-check naman po natin ang second row. Ay wow, grabe, ang luwag. Napaka-spacious dito sa second row. And napaka-convenient rin po ito sa mga nakaupo dito sa likod dahil hindi rin sila basta-basta malulobat kasi mayroon din po tayo ditong masasaksakan na Type A at Type C na USB port. Plus, mayroon pa po tayo ditong 230 volt. O ayos, diba? Dahil pwedeng-pwede po tayo ditong magsaksak ng ating laptop at ng hair flat iron. At talaga namang super lamig na dito sa second row dahil bukod sa pumapasok dito yung lamig ng aircon sa unahan, ay nilagyan pa rin dito ng dalawang air conditioning. Ay wow, grabe na to. Iba ka talaga, Raptor. Ganito naman po kalawak yung space na matitira kapag sinagad po natin yung upuan doon sa unahan papunta dito sa second row. So ayan, kung mapapansin nyo po, napakalawak, napakaluwag ng space po dito sa unahan. So ayan, balik po tayo dito sa second row. Bali, ang height po ni user ay 5'6 po.
So ito po ang tirang space kapag ka nakasagad doon sa unahan dito sa second row, at ganyan pa kalawak ang space dito sa headroom. So sa tingin ko po, kasya pa dito kahit mga 5'11 to 6 footer. At kung isasagad naman po natin yung upuan doon sa unahan, ay sobrang lawak na po dito sa second row. Mayroon pa rin tayo ditong map pocket sa likod ng passenger and driver seats. Ang second row seats tulad ng dati ay equipped pa rin po ng center armrest. And of course, hindi pa rin mawawala dito ang 2 cup holders dahil malaking tulong po ito dito na lagayan ng drinks ng mga nakaupo dito sa likod. Ang next gen Raptor ay equipped pa rin po ng child seat ISOFIX anchor points para po sa safety ng bata. And of course, mayroon din po tayo dito ang 3 seat belt para naman po sa safety ng mga nakaupo rito. Sa gitna naman po ng bench seat sa bandang ilalim ay makikita po itong car seat latch na pwede rin po natin gamitin upang maiangat po itong upuan. So ayan, makikita po natin dito na mayroon ditong 2 box na pwede po nating lagyan ng mga tools or iba pa pong gamit. Lalo na kung aalis tayo at iiwan lang natin yung gamit, mas maganda dito po natin itago. Nang sa ganon ay iwas basag bintana po. At dito naman po sa likod ng sandalan natin, kung sakaling hindi po natin mabuksan, ay hilain lang po natin itong seatbelt sa gitna, then saka po ulit natin buksan. So ayan, makikita natin dito na mayroon din po ditong space para sa mga tools, or mas maganda kung dito po natin ilalagay yung ating mga payong, lalo na kung mahaba or malaki yung payong natin. Mayroon pa rin tayo ditong rear defogger para malinaw pa rin po natin makikita ang likod kahit malakas ang ulan or mahamog gamit ang rear view mirror. May mga hooks rin po tayo dito, nang sa ganon ay mayroon po tayo mapagsabitan ng mga damit natin na nakahanger. Ito naman po ang ceiling ng Raptor at mayroon din po tayo ditong cabin light sa gitna. Perfect naman na accent lighting ng interior ang ambient lighting ng Raptor. Ay grabe, napaka-komportable, nakaka-relax tignan nito pag gabi. Sigurado naman pong safe na safe ang driver at ang mga nakaupong passenger sa loob ng Raptor dahil equipped po ito ng 7 airbags. At hindi lang yan, hindi basta-basta mananakaw ang Raptor natin dahil mayroon po itong volumetric security alarm system at immobilizer. Less effort naman nating magagawa ang makapag-take off smoothly and safely sa mga burol dahil equipped rin po ito ng hill launch assist and rollover mitigation. Bukod pa dyan ay mayroon din po itong hill descent control na magagamit naman natin kung sakaling bababa na tayo ng burol o bundok nang hindi na po natin kailangan gumamit ng brake. Nga po pala, pwede nyong panoorin yung full video po na ginawa ko dito po sa aming test drive ng next gen Ranger Raptor sa test drive event po ng Ford Philippines nung nakaraang May. Ang next gen Raptor ay equipped rin po ng ABS, ESP with traction control system and electric brake booster. Now, sa dami po ng in-upgrade at idinagdag na mga features, magkano naman kaya ito ngayon? Ang 2024 Ford Ranger Raptor 2.0-liter bi-turbo 4x4 10-speed automatic transmission ay nagkakahalagang 2,339,000 pesos.